tayo ngayon sa aking dialysis ATH changes ATE transmission fluid. Ito po kung paano siya gawin pagda-dialysis. Ayan, nandiyan po yung post kung saan siya nakalagay. Dito po ikakabit sa bypass tube papunta sa radiator ATF reverse. Ayan po, ayan po ang tinatawag na dialysis. At po ang crankcase, guys, ito po pinalitan po natin ng filter, ATF transmission filter. Ito po yung bago. Ayan po siya, guys. At ito po, guys, ang tinanggal natin na luma. Ayan, ay napakarami, napakadaming dumi, makikita nyo, guys. Ayan, ayan, puro dumi po yan, guys. Ayan, ayan, guys, kaya hindi accurate yung function ng ATF para i-engage ang shifter para gumanda ang hatak. Ayan, guys. Ayan, malaking tulong talaga, guys, ang magpapalit ka ng transmission ATF every 40,000 kilometers. Ayan. Ito po yung aming equipment, ATF auto transmission fluid changer. Ayan po, napakaganda po niya. Talagang pag napapalitan ay napakaganda ng hatak. Ayan po, guys, napakasimple lang. Ito mo lang siya kakabit. Ayan, ito, ito po yung installation para kung paano siya gamitin. Ayan, ito mo lang siya ikalagay, guys, kahit saan dito sa dalawa na to. Ito, dito sa rear saka sa front reverse tube. Kung mapapansin niyo, guys, papunta po siya doon sa may radiator. Hindi po lahat ng matik ay kayang i-dialysis. May mga matik po na hindi po talaga pwedeng i-dialysis, yung mga walang radiator reverse hose or copper tube, yun po ay hindi po pwedeng i-dialysis. Kaya nakadepende pa rin po siya sa installation ng makina kung mayroong bypass reverse hose. Yan, nakaganda lang ito, guys, kasi lahat ng latak papunta rito sa ATF line ay natatanggal, at yung mga latak-latak, guys, naalis. Kasi ho, itong ATF auto transmission fluid ay may filter po ito. Ito po, ang gagaling po rito, papasok po siya sa machine at talabas po siya dito. Yan, papunta, wait, babalik dito. Ito, mayroon in, tapos lalabas ulit. Pero bago po siyang lumabas, eh, magagaling muna po siya rito. Ito. Kaya ang dumi na galing sa transmission, nasasala na siya bago bumalik dito. Ito. Yan. Yan po yan. Yan. Tapos, babalik. Babalik siya, papasok. At lalabas ulit. Kaya mayroon siyang minutes bago siya alisin. So
pwedeng 15 minutes, 20 minutes, or depende ho sa situation ng luminang ETF. Ayan, tapos pinakamaganda nito guys, pag napa-flashing, meron siyang flashing na inalagay. Ito po yung ETF namin. Ayan. Ito po yung premium, yung pang-flashing namin. Ayan naman po yung ETF, HTP, yun po yung mga final. Ito po yung yan po yung ano, yung ETF rankings. Nakalinis na. Nilinis na siya. So, napalitan na siya ng bago. Ayan. Napalitan na siya ng bagong ETF filter. Ayan. Kaya so far, gaganda na po yung kanyang engage, ang kanyang hatak. Ayan po guys, so, napakadumi. Dito po dumadaan yung ETF guys. Kung mapapansin nyo, oh, bawat butas ang dumi. Ayan. Oh. As dito, dito pumapasok guys yung ETF. Ayan, napakadumi. Wala na siyang yan, wala na siyang open, puro barado na. Yan guys, kaya minsan nanggagaling dyan kung bakit humihina ho yung hatak ang ating sasakyan, dahil dyan sa hindi natin napapansin, napalitan na pala yung ating transmission fluid. Yeah guys, yun lang ang ipapayo ko sa inyo na imumontintor nyo lagi inlaman ho ng or kilometers na tinatakbo nyo. Ang pinakamaganda hong pagbabalit ng 40,000 kilometers ay palitan na po. Ayan. Ayan guys, ayan kung paano i-operate ang aming machine ng pang dialysis. Ayan guys, maraming pong salamat guys. Bago po kayo magtapos ang ating vlog nito ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share para maging updated kayo sa susunod nating vlog. Ako si Autoboy, mechanic, Petron mechanic. Ayan guys, maraming salamat sa susunod ulit na ating video. I got the magic in me.